Good day, another vlog na naman tayo mga kabong. So for today's vlog, so para maiba naman, mag-interview tayo ng isang batikan na mekaniko dito sa Star Honda Binyan. So para mabigyan kayo ng preview or knowledge, no, tungkol sa illegitimate na mekaniko ng isang kumpanya na kung saan ay dapat mong dalhin yung motor mo sa kasa, no, para ma-check talaga ng legit na mga mekaniko yung mga unit nyo. Yun ang ating content for today mga kabong. Nandito tayo kay kausap ng Sir Jeff. Sir Jeff nga pala yung isa sa pinakamatagal na mekaniko ng Motor Central. Mabibigyan tayo ng words of wisdom, hindi lang sa technical, sa buhay, at syempre tungkol sa motor. Kausapin natin Sir Jeff. Sir Jeff, ilan taon ka na sa bigyan mekaniko? Meron magna 19 years na tayo mga kamekaniko. Yun, 19 years. Oh. Ayun oh. Mga plaki yan, mga kabong, ha? Or, awarded talaga si Sir Jeff. Sir Jeff, ano ba yung encounter mo na kakaiba sa mga customer na nagpagawa sa'yo? Sa loob ng 19 years kong paggagawa ng motor, madami na eh. Minsan, may customer ka talaga na makakausap na parang mas magaling pa sa'yo. Yun. Meron namang pagdag ano ay sasabihin na yan, sir, baka ako po yung magpapa-PMS ng aking motor. Yun. Iba-iba na rin eh. Minsan, ikaw na yung magtitipido sa mga customer. Minsan, yun nga, sabi ko, para mas magaling pa sa'yo. Kaya talagang kinakailangan doble yung pagtitimpi mo sa sarili mo. Unawain mo na lang sila. Unawain mo na lang sila. Oo. Ngayon ko na naman sir, yung ano, from car to FI na technology, ano nga sabi mo doon? Ay, oo. Medyo malaki nga yung pagkakaiba ng mga motor natin ngayon. Compared dun sa mga old model natin na carb type, tsaka yung FI. Medyo ang laki nung difference sila, no? Sa carb type kasi, meron tayong minsan na pag sinabi natin, uy, palyado. Nasabihin, sir, palyado po yung motor ko, papalinis ko po yung carburetor ng motor ko. Sa FI naman, minsan naman, meron tayong mga customer na dadating dyan. Sir, may problema po yung motor ko eh. Madumoy po yung carburetor eh. Pero yung motor nila, FI no. May maganda pa mga senaryo na kung minsan ma-encounter natin sa customer. Siyempre, hindi naman alam ng customer yung mga ganung bagay. Minsan, sa carb type kasi, medyo madali mo siyang i-troubleshoot. Hindi gagana yung sasabihin natin na pag-diagnose nung sira ng motor kasi carb type nga siya. Hindi mo naman kinakailangan tumingin doon sa panel niya na mayroong indicator na lumalabas para malaman yung sira ng motor. Compare doon sa FI, yung FI naman, kuminsan talagang masakit sa ulo. Oh, masakit talaga sa ulo sa yung FI referent, lalo na kung wala kang proper training. Yun. Kasi hindi ka pwedeng manghula eh. Baka mamaya yung panghuhula mo ng pagre-refer ng motor, naku, lalo malintikan. Patay, tayo kay customer noon, di ba? Kumusta naman yung training ng Honda Philippines sa inyo, bilang mekaniko? Maganda yung mga
training na binibigay ni Honda Philippines sa ating mga mekaniko na tulad ko. Talagang hinihimay nila, pinapaliwanag nila kung paano yung tamang proseso ng pagre-repair, saan ka magmumula, doon may iwasan yung, kumbaga, dumating si customer. Sasabihin ka agad eh, "Sir, may problema yung motor ko." Ay, kasi merong ibang mga mekaniko na pag sinabi ni customer na ito yung problema, gagawin ka agad. Ngayon, ang kagandahan, pag may mga training na tulad namin, syempre, talagang i-analyze mo muna, da-diagnose mo muna kung bakit nagkaganoon yung sira ng motor niya. Kumbaga, iniiwasan natin yung tawag doon, pacham, chamba-chamba. Yeah, pacham. Eh, sir, ano mga advice mo naman doon sa mga gumagamit ng motor na ayaw dalhin sa kasa, na legit yung motor nila? Yun, isa pa yun. Eh, importante doon sa mga bagong owner ng motorsiklo na binili sa kasa, eh, mas maganda talaga kasi yan, may warranty tayong tinatawag eh. No? May warranty tayong tinatawag. Ngayon, ang motorsiklo na bago, mayroong warranty nga yan na tinatawag, dapat talaga yan ay sa kasa papaservisan. Kasi nandun yung service history niyan at meron niyang pre-service coupon at meron niyang service manual. Doon sa service manual kasi, yun ay pinipil up ng mga mekaniko doon sa likod. Kasi once na magkameron ng problema yung motor, yun yung gagawa nating report para doon sa warranty ng motorsiklo. Ngayon, huwag tayo magtipid. Kasi magkano lang ba yung labor ng case oil, yung pa-maintenance, hindi naman tayo gagastos ng malaki. Ang mahirap, pagka yung mga motor natin, eh hindi natin dito na sa kasa, kung saan natin dilit, pagka nagka-problema, lalaki yung gastos. Yun. Dapat talaga sa kasa dalhin, ano? Mas maganda sa kasa. Kaya, Sir Jeff, tatanungin kita, anong pagkakaiba o pagkakapareho ng tao tsaka ng motor? Tao tsaka motor. Ang tao, parang ano yun eh, kumbaga parang mahal mo sa buhay, parang kamag-anak mo. Dapat yan, inaalagaan mo yan eh. Yun! Alagaan mo yan. Kasi araw-araw mo kasama yan, araw-araw mong sinasakyan yan. Dapat kadalhin sa legit na mekaniko. Yan. Yun pa. Kinakailangan dalhin mo talaga doon sa legit na mekaniko at talagang marunong gumawa na hindi kumbaga pagpapraktisan yung motorsiklo mo. Invite mo sila na sa Ronda. Oo. Kaya mga pamekaniko, mga ka-riders, mga kaibigan, kayo po ay ini-invite namin na pumunta at magpa-service dito sa aming shop, Star Honda Binyang. Ito po ay matatagpuan ninyo malapit at tabi ng McDonald's. Dito na po kayo, magpa-service na po kayo at kami po ang bahala sa inyong motorsiklo. Amin po nga ayusin maigiyak.